Hello guys! Welcome to my YouTube channel. Pag-uusapan natin ngayon kung paano nga ba mag-apply papunta dito. Una, syempre, kailangan, pag nangarap kang mag-abroad, kailangan mo, may passport ka na, syempre. Yun ang pinaka-importante. Tapos, make sure na para hindi masayang yung effort mo is yung medical ko. Pero mas na depende rin kasi pag nung papunta ako dito sa Hong Kong, pag apply ko papunta dito, so ang nangyari kasi mag-apply ka, mag-interview, tapos syempre pag na-interview tapos nahanapan ka ng amo, hindi naman nila ipaprocess agad yun kasi ano, may medical ka muna bago kasi sayang magbayad ka ng placement. Magkano ang placement ko dati? 85,000 pesos. Syempre sayang din naman, 'di ba? Tapos na may training ka pa. Yung training ko dati is 10,000. So cash 'yun. Pag 10,000 bago ako sinalang sa training kasi medical muna. So siguro ang importante passport. Siyempre ikaw, dapat ready ka na mag-abroad. Malay mo, hindi ka pala sigurado, sayang din naman yung effort mo, di ba? Tapos ang gastos mo, pamasahe pa lang, pagkain, ganun, tapos pagod. Siyempre, lahat-lahat yun, nasasayang, kaya kailangan sarili mo sigurado. Tapos, dapat malakas ang loob. Kasi palakasan po talaga ng loob. First pa lang sa interview pa lang, kailangan malakas ang loob mo. Bakit? Kasi kinakabahan ka, tapos syempre hindi ka confident, tapos mali-mali ang sagot mo. Syempre mamaya yung broker na mag-i-interview sa'yo, hindi ka kukunin. Syempre pamasahe mo, di ba? Lagi-lagi. So, yung tips ko pala sa interview naman, is dapat yung experience ko dati ganito yon. May nag-interview sa amin papunta dito sa Hong Kong yun ha. Tapos yung broker na yon, yung pangalawang broker ko na yata yun, second interview ko na rin kasi hindi ka naman halimbawa pag hindi ka pa mahanapan ng first broker sa agency na yon, pag hindi ka pa nahanapan ng employer, ipapa-interview ka pa rin nila, isasalang ka nila sa next na broker na darating. Ganun. Kasi yung broker na yun yung agency dito sa Hong Kong na yun ang maghanap sa'yo ng employer. So, ang experience ko lang po doon is kasi parang pang-apat yata ako na sa ini-interview, tapos yung una hindi pumasa kasi kailangan kasi din yung parang observe ka rin kung paano mag-i-interview yung broker kasi hindi sila pare-pareho ang mag-i-interview, hindi sila pare-pareho ng techniques, tapos kung paano sila kumuha ng aplikante. So ang broker na yon, ang ginawa, 'di ba, yung nauna sa akin, yung nauna bagsak. Sabi ko, bakit kaya bagsak? Siyempre, kabado na ako. Tapos, ang next na naman, bagsak. Tapos, siyempre, malalaman ko naman din na bagsak kasi hindi sila nag-sign ng kontrata. Once na nag-sign ka ng kontrata, ibig sabihin, tanggap ka, ganun, pasado ka sa interview, ganun. So, ang naano ko doon, yung tanong ng broker sa kanya, what is your name? Pag sinabi naman ng tapos umagot yung aplikante, kung ano yung pangalan niya lang, ganun, ganito, blah, blah. Tapos, yun lang, tapos, stop. Tapos, nagtanong na naman ulit yung broker, how old are you? Sabi niya ganun. Tapos, sumagot siya, yung edad niya lang din, ganun. Tapos, binigay sa kanya ng, yung form niya, binalik sa kanya, tapos, sabi ng broker, you can go now. Tapos, sabi, kabado ako. Tapos yung pangalawa, ganun na naman. Hindi naman pumasa. Sabi ko, wala, baka naman yung parang mahigpit yung
yung broker, sabi kong ganun, paano kaya to? Tapos, nung ako yung sinalang, sabi ko, nagka-idea ako doon sa mga sa mga nauna sa akin. Siyempre, isa, dalawa, tatlo. Tapos, hindi sila tinanggap, hindi sila pinasa. Tapos, nung ako na yung in-interview doon, sabi ko, pagtanong sa akin, sabi niya, what is your name? Sabi niya, ano. Siyempre, pag-upo mo, siyempre, good morning, ma'am, or anong oras na, di ba? Kung hapon na, di ba? Siyempre, babatiin mo muna siya. Tapos, smile ka. Tapos, kahit kinakabahan ka, huwag ka din magpapahalata. Kasi, maano ka eh. Parang, hindi mo alam isasagot mo pagka inintindi mo yung kaba mo, tapos ganun. Tapos, nung ako na, tapos, sabi, what is your name? Tapos, my name is ganito. Tapos, sinunod ko na kaagad yung edad ko, yung status ko, yung work experience ko. Dire-diretso yon, walang putol-putol. Kumbaga, parang hindi ko na siya inantay na tanungin ako one by one kung ano yung info na kailangan niya. Kasi narinig ko na sa ibang mga na aplikante na nauna sa akin eh kung ano yung mga tanong na. So, yung tanong na yon, dire-diretso ako. Tapos, ang bilis lang. Tapos, pag-stop ko, work experience, diba? Tapos, willingness. Kung kailan gustong-gusto mo mag-abroad, ganun, bakit ka mag-abroad? Parang reason mo kung bakit ka mag-abroad. Parang dinendere-diretso ko siya. Para ka lang nagkwento. Tapos parang smile ka rin, guys. Kasi importante po talaga sa mga Chinese yung smile. Kasi parang mahala sa kanila yata yung yung laging nakasimangot, ganun. Mahalagang mahalaga sa kanila yung nakangiti. Kaya pag approach mo pa lang sa broker na mag-i-interview sa'yo, kailangan smile ka. Tapos parang confident lang, parang wala lang. Tapos parang observe ka rin sa paligid mo. Yun lang, guys. Thank you for